Ako na nagsasabi sa inyo, mga erp. Ito yung pinakamasakit na karanasan ko sa buong buhay ko. Yung literal na ouch. Ang pagkakaroon ng brace. At ikukwento ko sa inyo ang mga karanasan ko dito. Bago ako magsimula ng kwento, gusto ko lang sabihin na graduate na ako sa pagsusuot ng brace at retainer na ang suot ko ngayon. At kung napapaisip ka kung bakit nagsuot pa ako ng retainer kahit napantay na ang ngipin ko ng brace, ay dahil para hindi mag-relapse ang ngipin ko at bumalik sa dati. Para nagtapong ka lang ng pera pag nangyari yon. Kaya kung may balak ka magpa-brace, o kaya babagong kabit pa lang yung brace mo, o baka naman curious ka lang, ay stay put ka lang dyan dahil ikukwento ko sa'yo ang halos 3 years kong experience sa brace. Daming S nun ah. Nagpa-brace ako nung grade 11 ako. Noong mga panahon na yun, talagang sungki pa ngipin ko. Yung sungki na nakataas yung aking dalawang pangil. Kaya mukha akong vampira pag nangiti ako. Kitang-kita aking dalawang pangil. Sa totoo lang talaga, wala akong balak magpa-brace kasi hindi naman ako naiilang sa ngipin ko. Si mama nagsabi sa akin kung magpapa-brace ba daw ako. Bigla na lang siyang tumawag sa akin at tinanong kung gusto ko ba daw magpa-brace. Umoo na lang ako kasi akala ko dati na singaw lang ang masakit pag meron kang brace. Hutek is a prank. Akala mo lang yon, Rio. Akala mo lang yon. Pinapunta na ako ni mama sa dentista para mapatingnan ang ngipin ko. Pag magpapa-brace kayo mga erp, hindi agad-agad kayo kakabitan ng dentista ng brace hanggat hindi pa kayo nakakapagpa-x-ray. Kaya sinabihan ako ng doktor ko noon na need niya muna x-ray ng ngipin ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok ng umaga para lang magpagpa-x-ray sa malapit na ospital. At nung natapos na ako magpa-x-ray, ay pumasok na ako sa school nung tanghalian. Laking gulat ko dahil sinalubong ako ng mga klase ko. Yung pala'y nalaman nila na magpapa-brace ako. Feel ko nun celebrity ako. De joke lang. Sinabi nila sa akin ang mga pwede mangyari at mga mararamdaman ko pag nagpakabit ako ng brace. Sabay tinawanan ko lang ang mga sinabi nila sabay-sabi ng, sus, di ako masasaktan dyan. Are you sure about that? Nung nakumpleto ko na mga requirements na hinihingi ng dentista sa akin ay kinabitan niya na ako ng brace. Isang oras at kalahati yata ako kinabitan nun. Basta matagal. Nung nakabitan na ako ng brace ng dentista ay binigyan niya na ako ng mga rules. Yun ay ang bawal kumain na matitigas, mga crunchy na pagkain, kasi matatagtag yung mga bracket na nakadikit sa ngipin mo. Eh ang mahal pa naman magpakabit ng bracket pag natagtagan ka. 500 isa? Nani da what? At bawal ka na rin sa mga physical na laro katulad ng basketball. Kaya kung babagong kabit pa lang yung brace mo, sabay nagbabala ka maglaro ng basketball, wag. Kasi pag nasiko yung bibig mo, eh may posibilidad na tumalsik lahat yung ngipin mo. Nung babagong kabit pa lang ang brace, eh hindi naman masakit. Sinabihan pa nga ako ng doktor na maglagay na lang daw ako ng sabaw sa kanin para makakain ako mamaya pag uwi. Naisip ko nung pauwi na ako papunta sa amin galing clinic eh, hindi ko nakakailanganin ng sabaw pa sa kanin kasi hindi naman masakit eh. Akala ko lang pala yun. Kasi nung nakauwi na ako at makain na ako ng kanin, eh dito na sumakit ang ngipin ko. Naramdaman ko yung sakit sa unang nguya ko. Sabay nung pangalwa at patatlo kong nguya ay mas lumala yung sakit. Kasi yung sakit ay meron ng halong hapde. Oh my gosh. Hindi ko akalain na ganito kasakit to. Hindi ko kinayon kaya napaluto ako ng noodles. Sabay buhos lahat ng sabaw sa kanin ko. Ang ginawa ko na lang noon ay subo sabay lunok agad. Wala nang nguya-nguya. Pero hindi pa doon nagtatapos yung pasakit na binigay sa akin ng brace mga erp. Dahil nag-level up yun nung natulog ako. Kasi kahit masanggi lang ang pisngi ko ng konti, ay nasakit na ang ngipin ko. Kaya onting galaw ko, ay nagigising na ako sa sakit. Alam mo ba yung pakiramdam na masakit ang iyong bulok ng ngipin? Ganon ang pakiramdam. Sabay imaginein mo lahat ng ngipin mo, ganon ang nararamdaman sabay-sabay. Eh talaga namang luha. Hindi talaga ako nakatulog sa unang gabi na yun. Halos 2 linggo tumagal yung sakit ng ngipin ko. Yung unang linggo ay talaga namang kalbaryo. Pero yung pangalawang linggo natitiis ko na yung sakit. Doon naman tayo sa monthly adjustment. Dito yung mabalik tayo sa ating dentista para ipa-adjust ang ating brace. Kailangan kasi mang erp bumalik sa dentista per month para mapalitan ng rubber ng brace mo o kaya naman ay higpitan ng wire. Kailangan kasi yun para malaman ng dentista ang improvement ng ngipin mo sa loob ng 1 buwan. At para malaman nila ang sunod nilang gagawin para maayos ang ngipin mo. At ito rin ang dahilan kung bakit ko nasabi na ang brace ang pinakamasakit na experience ko sa buong buhay ko. Dahil sa monthly adjustment na to. Diba sabi ko kanina na halos 2 linggo ko dinaing ang sakit ng ngipin ko? Mangyayari ulit yung pag nagpa-adjust ako. 1 to 2 weeks na naman sasakit ang ngipin ko. Sabay monthly pa yung adjustment. Kaya per month masakit ang ngipin ko.
Depende pa ang sakit nun kung gaano kahigpit ang adjust sa'yo ng dentista. Ang syakit. Tapos ang pinakaayaw ko pang adjust ay yung lalagyan ng elastic yung brace ko. Sobrang hassle kasi mga erp ng goma pag nakain. Sabay doble pa ang sakit pag gano'n ang adjust sa'yo. Tapos agaw pansin din siya pag nagsasalita ka. Erp, kaya mo bang gumawa ng double star? At hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ng pagkakaroon ng brace mga erp. Kasi naandyan pa yung singaw. Sa totoo lang, kaya kong gumawa ng isang video patungkol lang sa singaw dahil sa sobrang dami kong experience dito. Okay, balik sa kwento. Sabihin na natin na hindi na masakit ang ngipin mo sa huling adjustment mo. Huwag ka muna magpapakampante na hindi na mananakit yung bibig mo tapos makakain ka ng matiwasay. No, my friend. Kasi pag may brace ka, bigla-bigla na lang nalitaw ang mga singaw na parabang kabote. Ang singaw pa naman pag may brace ka ay pinong-pino yung sakit at hapde. Yung tipong ibubukas mo palang ang bibig mo ay nuot-sarap na yung sakit. Lalo na pag napasagi sa brace mo o sa ngipin mo yung singaw. The pain. Sobrang sakit pa niyan pag nagsabay yung singaw sabay sakit ng ngipin mo. Talagang hindi ka makakakain. Hindi ko to sineshare sa inyo mang air para takutin ang iba dyan na nagbabalak magpa-brace. Kasi oo, masakit. Pero hindi lang naman puro pasakit ang natamo ko dito sa brace. Bukod sa naayos at napapaganda na itong ngipin ko. Nakakatawa lang isipin pero ito ang pinaka naging palatandaan sa akin ng mga klase ko dati. ito po ba yung section di mapisil? Oo ate, bakit? Pinapatawag ni ma'am advisor nyo yung naka-brace daw. Ah, si Rio. Rio, tawagan ni ma'am! Kuya, pwede nyo po bang pabigay ito sa klase nyo naka-brace? Nahulog niya kasi sa kantin eh. Oy Rio, panyo mo daw! Pakisabi, salamat. Teka, bakit amoy pa bang ito? Hindi lang yun guys. Naging hygienic din ako dahil sa brace. Dahil sabi sa akin ng dentista ko na mag-push 3 times a day. Kaya lagi ako may dalang toothpaste at toothbrush pag mapasok ako. Para lang makapag-toothbrush pagkatapos kumain at tanghalian. So yun muna mga erp. Sana nakatulong to sa mga nagbabalak magpa-brace dyan. Pero marami pa akong experience sa brace. Pero sa part 2 na lang. Kaya like and subscribe para sa part 2. So yun muna mga erp. Kita-kit sa akin next video. Peace!